Ang sabi ni Balagtas ukol sa pagmamahal, pagmamahal na makapangyarihan, pag nasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ang katotohanan ng salitang ito ni Balagtas ang siyang narinig natin ngayon sa ating mga pagbasa. Tunay, sabi ni Jesus, ang nagmamahal sa akin, susundin niya. Di ba pagmahal mo ang tao, mas madaling sumunod. Kapag mahal mo ang tao, gagawin mo yung alam mong gusto niya. Kapag mahal mo ang tao, kahit anong sakripisyo, hindi alintana. Ganun ang pagmamahal. Marami siyang pwedeng gawin sa'yo. Marami siyang pwedeng baguhin sa'yo. At doon mo nakikita ang mahika ng pag-ibig. Kung ito ay nagaganap sa ating relasyon sa araw-araw, sa pakikipagkapwa, sa ating pamilya, sa ating trabaho, ito rin ang tawag sa pananampalataya. Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay hindi nagtatapos sa pagpapayag na, opo, sumasampalataya ako, opo, mahal ko po ngayon. Hindi. Nakikita sa gawa. Nakikita sa kung paano binabago ka. At ito'y makikita sa unang pagbasa, si Pablo at ang kanyang kasama. Sa pagmamahal nila sa Panginoon, nagpapahiyak sila ng mabuting balita. Hindi nila ginawang lumaban sa mga taong nais silang sirain. Umalis na lang sila. At nang may mga taong akalang sila ang Diyos, sila ay tumangis upang sabihin, hindi kami, kundi ang Panginoon ang may gawa nito sa inyo. Sa labis na pagmamahal sa Panginoon, nakagawa sila ng himala. At sa labis na pagmamahal sa Panginoon, hindi sila ang bida. Ang ibinahayag nila si Kristo. Ito ang tawag sa atin sa ngayon. Dalisayin ang ating pagmamahal sa Panginoon at madadalisay din ang pagmamahal sa isa't isa. Amen.